Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! And sa video na to, ayan, nangangapa tayo ngayon dahil kaka-upload lang natin or kakagawa lang uli natin ng video for this month. And March na guys, March! And gusto ko lang magbigay ng update sa inyo kung ano nang nangyari sa ating stock market sa Philippines, yung ating hinahandle na account sa stock market gamit ang Call Financial. Bago ako mag-start, ayan, ako po si Alan, doon sa mga bago pa lang dito sa channel, at nagbibigay po tayo ng update sa stock market. And yun nga, ipapakita ko sa inyo, although hindi naman ako professional trader, isa lang din akong parang citizen, normal na mamamayang nagtatry na kumita sa stock market. Yun na nga. So, ano pang inantay natin? Simulan na natin. So, ayan guys. Pakita natin yung ating screen ng Call Financial. And ito yung hinahandle nating account. So, sa ngayon, makikita natin dito na yung mga stocks na hinahandle natin, katulad ng AC, A-REIT, JFC, Monde, SM, lahat sila ay green. So, kumita na ba kayo? So, sa topic natin ngayon, pag-usapan natin kung paano ba ako kumita dito sa stock market ngayong 2014. So, makikita ninyo, green lahat, or ibig sabihin ay meron tayong gain doon sa mga stock, doon sa mga companies na kung saan tayo nag-invest. So, may mga in-upload na rin tayo recent months, pero tumigil tayo nitong mga since October ata, hindi tayo napagbigay ng update. So, noong October, medyo namumula pa yung mga stocks natin. And isa sa reason kung bakit ngayon tayo kumikita ng ganyan, katulad yan, ayan. Dito sa Ayala, kung makikita ninyo, puro green na yung ating mga gain natin dyan, yung ating potential gain. As a matter of fact, ayan, nitong February, panay ang benta na natin ng stocks, okay? So, bakit tayo nagbenta ng stocks? Kasi kung titignan natin yung, ayan, kung titignan natin yung PSI. So, currently, ang PSI ay nasa 6, nag-close siya ngayon, today, ng 6,944. Okay, so i-zoom natin ng konti, mga 6 months. Ayan. So, kung mapansin natin tong candlesticks dito, ay starting October. Ayan, starting October ay unti-unti na siyang umaangat, di ba? Hanggang sa eto na nga, yung ating matagal nang hinihintay na umangat siya sa 7,000 level. So hopefully, ma-break niya yung 7,000 level na yan. Para ang mangyayari niyan, syempre, kung tumaas ang PSCI, tataas din yung mga stocks or yung mga companies na kung saan kayo nag-invest. Kasi damay-damay naman lahat yun. Pag mababa yung PSCI, yung ating Philippine Stock Exchange Index, madadamay, maapektuhan din yung mga stocks na meron tayo. So, kung mapansin nga ninyo dito, since October, beginning October or November, umaangat, unti-unti na umaangat yung PSCI. Kaya ang ginawa ko niyan, nag-start na ako magbenta ng mga stocks. So, balik tayo dito. Ayan. Kaya actually, umabot na yung AC na yan sa 9% or 10%, kasi yung aking goal is kailangan lagpas 8% yung potential gain ko para bago ako magbenta. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong historical. Punta tayo sa historical. Click natin yung October. Explain ko lang paano ako kumita. No? So ayan, ito yung ang tinatawag nilang historical data. Yung, ayan, hindi ko na ma-explain lahat yan. Pero ang gusto ko lang ipakita sa inyo, ito yung November na mga transactions. Okay, so nung November, October pala, itong October last year, so gumawa ako ng mga transactions, like bumili ako ng JFC or Jollibee. So, noong time na medyo mababa pa yung stocks, kasi kung titignan nga natin itong, sana yun? Ayan. Kung titignan natin, ito yung 1 year niya, no? Ito, 1 year. Yan, yung candlesticks. Nang July of 2023 pa lang, panay ang pagbagsak ng PSCI, di ba? Yung mga time na yan, yan, October din, yan, simula October, ay nag-ano din ako dyan, bumibili ako ng mga stocks sa murang halaga. Okay? So, gaya nga na sinabi ko, bumili ako ng JFC nung time na yan. Medyo unti-unti lang, hindi ko binibili ng maramihan. Kumbaga, let's say 50 stocks lang ng JFC, which is nasa 10,950 pesos. Tapos, ito, bigla na lang ako nagkaroon ng ASEN. Property siya ng, or affiliated siya sa AC. Pagkakaintindi ko, automatic nagkaroon ako ng ASEN. Pero dahil hindi ko naman siya pakilala, binenta ko din yan later on. Tapos, kapag may pera ako, may additional funds, ay, ayan, nagde-deposit tayo, nagdadagdag tayo
dun sa account na yan. So, ayan, nagdagdag tayo ng 20,000 and then, ito yung October. Then, November, ayan, meron tayong mga binenta nung November. Binenta ko yung ASEN, ayan nga, nagbenta ako ng ASEN hanggang sa maubos ko yun. Bumili din ako ng XCOL EIF. Ito, mutual fund to. So, nag-avail din ako ng mutual fund. Ang ginagawa kasi sa mutual fund, nagdadagdag lang ako ng nagdadagdag ng anong tawag nila doon? Nagdadagdag ako ng shares. Ito, itong part na to. Para makita ninyo, punta ako dito sa my portfolio. Oops, biglang nag-update. Anyway, bukas ba to? Bukas ba yung iba kong slides dito? Ayan, buti na lang bukas tong ano. So, ayan, meron tayo dito sa baba ng mutual fund. So, nag-avail din tayo ng mutual fund. So, meron tayong, kapag every month, tinatry as much as possible, tinatry kong maglagay ng 5,000 pesos. So, going back, sana naiintindihan niyo yung explanation ko. So, October, bumili tayo ng Jollibee kasi medyo mababa yung presyo. Tapos, nagbenta tayo ng ASEN. Tapos, nung November, bumili ako ng, nag-subscribe ako, nagdagdag ako ng additional 5,000 shares dun sa mutual fund ng Confidential. And then, kumita din tayo ng dividend. So, isang way din para kumita, bago ko pala nabenta si ASEN, and kumita ako ng dividend dyan. Pero maliit lang naman, 5 pesos nga lang. Ayun, 5 pesos. Tapos, bumili ako ng E-Rate and Monde. Noong time na yan, yung Monde, ang baba-baba talaga guys. 7 pesos. ang taas ng pagkabili ko sa Monde na yan, siguro man 10 pesos ang bili ko dyan. O tama ba? 10 pesos nga ba? Basta, ayun, hindi ko na maalala. Pero, nagdagdag tayo ng, ito yung mga namumulang stocks natin before. Then, December, ayan na, nagkaroon tayo ng dividends galing sa JFC and E-Rate. Ayan, kumita tayo 99 pesos, 940 pesos. Tapos, nag-subscribe uli tayo ng additional 5,000 sa Confidential Mutual Fund. And, nag-deposit na naman ako ng additional funds na 10,000 pesos. O, diba? Parang, ang isa sa mga ways para lumago yung iyong stocks is through dividends. Mag-deposit ka din. Mag-consistent ka maglagay ng pera. Yung pera na kaya mong ilagay sa iyong Confidential account or sa iyong, kahit hindi naman sa Confidential, basta sa iyong sa stock market portfolio mo, maging consistent ka sa paglalagay doon, magdagdag ka lang. Meron naman minsan, may mga, yan sa Confidential, meron silang automatic na parang madededuct siya sa account mo, sa bank mo, para mailagay doon sa Confidential account mo, although di ko pa nasubukan yun. Pero ang parang magiging practice mo dyan is consistently naglalagay ka ng pera sa iyong Confidential account. Then, yun na, December, na-explain ko na kanina. And then, January of this year, eto na, kumita na naman tayo ng additional dividends sa Ayala. Monde, yung Monde na to, biglang paakyat na. Medyo umaangat-angat na tong presyo ng Monde. Then sa E-Rate din and Jollibee, yung bumili pa tayo ng Monde and E-Rate. Ang strategy ko dyan, although sabi nila, hindi maganda yung parang hinahabol mo yung, parang falling knife, hinahabol mo yung pagbagsak ng presyo. So may haabulin ka. Ako naman, tumitingin lang ako dun sa percentage. So kapag bumaba yung presyo sa ganitong percentage, let's say 8%, then another 16%, pababa ng pababa, saka ako bibili. Para makuha ko yung presyo sa mas mahababang halaga. Kasi ipupul, lalo niyang pabababain yung average price ng iyong, lalo niya itong pabababain, itong average price na to. Ayan, itong hina-highlight natin ngayon. Ang goal mo dapat is to bring this down. Yan, bring down the price ng average para pag mas mataas na yung market price compare sa average price, magiging green na yung potential gain mo dito. Ayan, katulad niyan, diba? So, going back dun sa January 2024, last month. Okay, so, ayan yung ginawa natin. Nagkaroon tayo ng purchases ng Monde Airy, tas nagbenta tayo ng JFC kasi kumita na tayo dyan. Then, ito na, pagpasok nitong February, yan, dire-diretso na, puro na benta. Ayan, nagbenta na tayo na nagbenta dyan kasi nga, kung makikita ninyo yung, ito na oh, ang taas na ng sobrang taas na ng PSEI compare nung October last year. Nasa 5,000 lang yung pinakamababa nga nyo, na break na niya yung 6,000, yung mababang na break niya na yung 6,000 level. So, hanggang sa umangat na siya ng umangat. So, nag-take advantage na tayo dyan.
at hindi na tayo naging greedy, although parang minsan parang magiging greedy ka kasi hihintay mo pa, ah baka tumaas pa to, baka madagdagan pa yung pera natin, pero yun na nga, magstick ka dun sa plan mo. So ang plan ko is pag umakyat siya ng 8%, ibebenta ko yung kalahati nung shares na yun. So yun ang ginawa natin, dagdag tayo ng dagdag ng Monday nung time na sobrang bagsak pa yung presyo, hanggang sa nagbenta tayo ng 5,000 shares ng Monday sa halagang 9 pesos. Dunay mo nabili ko siya, ayan sa niyon. So ipakita. Ayan. Ito yung presyo nung time na napababa ko siya nang napababa yung presyo ng Monday. Etong naging 8 pesos na lang siya from 10 pesos kasi nga bili ako ng bili ng stocks niyan. Dumili. Umabot pa yung total shares ko sa kakabili ko ng Monday para lang mapababa yung average price. Umabot pa yan guys ng nasiguro nasa 10,000 shares yung Monday ko. Kaya parang alalang-alala din ako nung time na yun. Kasi parang bakit hindi umaangat yung Monday? Pero yun na nga, syempre patience is a virtue. Tumaas din pala. Currently ang presyo ng market price ng Monday is 10 pesos na. Mas mataas na siya compared dun sa time na binili ko siya. Kaya ito ang ginawa natin nung February. Yan, bili tayo ng bili. Sell tayo ng sell. It's time to sell. Hindi lang time to buy. Kasi nung October or yung from last year ng mga mid half of the 2023, buy tayo ng buy kasi yun yung time na bumababa yung presyo. So ito naman yung time to sell kasi nga sobrang taas na ng PSCI at any moment yun yung worried natin, ano, mabenta natin sa halaga na gusto natin habang mataas pa siya. So ayun, nagbenta tayo ng Monday, AC, SM, and Monday. Ayun, another Monday, oh, diba? Nakabenta ako ng 8,000 shares nitong February lang ng Monday. So, tapos nagbenta din tayo ng kalahati ng shares ko sa mutual fund ng Qual Financial, which is 18,838.68 shares. O, diba? Pati JFC, nagbenta ulit tayo niya. Ano nangyari? So, ang nangyari, dahil kakabenta natin ng kakabenta, yung ating buying power ngayon, nakuha natin ngayon yung lahat ng pinagbenta natin, magpupunta yan dito sa buying power or yung actual balance na pwede ninyong pangbili uli ng stocks. Okay, so nandyan siya, nandito siya sa taas. Tapos, mababawasan na syempre yung mga shares, yung total shares na meron ka dito. Pero kung mapapansin nyo, hindi pantay-pantay to, no? So meron tayo, let's say sa Ayala, meron tayong total shares na 120, pero yung uncommitted shares dito is 60. Then sa E-Rate, may 2,200, actually okay na to. Mukhang tama ba? Hindi. Hindi ko nabenta, kaya naging ganyan siya. Yung JFC, yan, hindi rin nabenta, pero yung Monday, nag-abang pa ako. So bakit ko nasabi yan? Kasi meron akong nakaabang dito sa taas na nag-update pa atas yan eh, Qual Financial. Tingnan lang natin yung ano, pakita ko sa inyo itong view order natin. Ayan. So meron kasi tayong good till canceled na order. So pag good till canceled order, ibig sabihin valid itong order na itong in order ko hanggang April 14 nakalagay dito. Tapos yung isa April 7. So good till 60, good until 60 days. Tama ba? Ayun. So going back, so kung mapapansin niyo, green pa din siya, pero yung E-rate dito medyo hindi pa din siya ganun kataas, no? Pero yan, sana makabenta ako niyan kasi nasa 2,200 pa yung shares ko sa E-rate. Ayun. So isa-summarize ko lang kung ano yung gusto kong i-explain din sana ito sa inyo, yung mga reason siguro kung bakit kasi masyado na mahaba yung oras. Pero ito na lang. So papakita ko na lang yung update dun sa ating portfolio. So kumita tayo for this month lang, ha. For this month lang kumita tayo ng 20,000 pesos. So kumita tayo ng 20,000 pesos. Although makikita nyo dito yung portfolio versus forecast ko, kasi parang kung ito yung equity, total equity na ng account na hinahandle natin is 482,000. Ang goal ko sana is ma-reach yung 489,000. Okay? So kung ipa-plot natin yan as ipa-plot natin siya sa calendar tuloy. Sa ganito, ipa-plot natin siya ng merong charting, yung gray is yung target value natin. Okay, itong gray. And yung red naman is yung actual value na meron tayo, which is 482,678. So, ibig sabihin, hindi natin na-reach yung goal natin na gray. Dapat magpantayan or dun siya sa ibabaw ng gray. Then, yung blue naman na line, yan yung line na nag-start yung buwan na to. Ito yung amount kung saan, yan yung amount kung magkano nag-start yung amount. Ang gulo mag-explain. Anyway, so nandito siya sa baba. So
parang kung i-compare ko yung sa goal ko versus yung portfolio, yung forecast versus yung actual amount, kulang ako ng 6,900 para ma-achieve ko yung goal ko na yon. Pero pero kumita tayo ng 20,743 for this month, February. Okay? And compare daw sa first day and last day, kasi yung first day natin is nag-start yung February 1 natin ng 461,935 and nag-end siya ngayong February 29 ng 482,678.86. Kaya ano na rin yun, parang nadagdagan yung kita natin ng 4.49%. Yeah. Pero dun sa goal na gusto ko, kulang tayo ng negative 1.42%. And ito talaga yung goal ko. Ayan. Kung makikita ninyo yan, so every month kasi tinatrack ko yung kung magkano yung total ending equity sa buwan na yun. Nilalagay ko yun sa isang spreadsheet. Ayan, para makita ninyo, ayan, no? Every month, tinatrack ko siya. Then, may kit dito sa column na to, ito yung kung magkano yung gini niya compared dun sa previous month. Okay, sa let's say sa December, ayan, na-reach ko yung 6%. So, yun yung target ko sa kasi sana. Makaabot man ako ng 6% sana dun sa gain ko. And then, yung January, 1.58% lang yung itinas, yung dinagdag sa portfolio. And for this month, ayan, 5.21%. So, kapag pinlat natin yan, may kita ninyo itong maganda naman na yung trend. Sa nakikita ko sa chart na to, yung blue is yun yung monthly na mga presyo every month. Okay, monthly price nung equity. Tapos yung red line is yung ating goal. Okay, so mukhang nasusundan naman niya yung goal natin. So hopefully magtuloy-tuloy yung pataas kasi yun ang ating goal for para dito sa ating account. And so I hope may natutunan kayo dyan, ha. So yan guys, I hope may natutunan kayo sa video na to, yung ating first upload uli para sa pag-update natin sa Call Financial. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share niyo na rin to dun sa mga gustong matutong mag-stock market sa Philippines gamit ang Call Financial. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan niyo aming YouTube homepage, i-click niyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa bye! Sa ulo ko pa! Bye! Bye!